Welcome to my channel. Ito na naman tayo. Sasagutin ko na naman yung mga tinatanong nyo sa akin. So, ang tanong ninyo ay ano-ano yung mga tools na kailangan para makapagsimula sa Upwork. So, ito na yung basic tools to start your Upwork career. Okay, pero bago ang lahat, subscribe muna kayo sa aking channel para naman ganahan akong gumawa ng mga tutorials at sagutin lahat ng mga tinatanong nyo sa akin. Okay? Okay, number one. Syempre, ang pinakakailangan natin ay computer. Pwedeng laptop, pwedeng desktop. Depende sa preference ninyo. Okay? So, kung sa computer naman, hindi naman kailangan kagad mataas yung mga specs. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang tapos hindi mo naman alam, hindi mo pa masyadong alam kung ano talaga yung gusto mong trabaho na makuha sa Upwork. Pero kung decided ka na halimbawa graphic artist ka, tapos kailangan mo siguro yung malaki yung monitor, yung ganon. Pero alam mo na yon kung mga graphic artist ka, web designer ka, alam mo na kung ano yung mga specs na kailangan mo sa laptop. Pero kung wala ka pang mga idea, laptop or computer, pero kung wala ka pang mga idea, doon ka muna sa pinaka, ano lang, simple lang na computer para hindi ka naman magastosan kasi hindi ka pa nga nakakapagsimula, di ba? Kasi ako hanggang ngayon, ang ginagamit ko pa lang yung mga mura lang na computer. So, yung computer ko ngayon parang ano, nabili ko lang sa Lazada, yung Lenovo lang, na tigit 12,000. So, itong laptop ko, mga 4 na taon na sa akin to, hindi pa naman nasira. So, kung makihanap ko pa yung link, ilalagay ko na lang sa description kung gusto ninyo. Pero parang tinignan ko, parang wala nang ganong price sa Lazada ngayon, parang nasa 14,000 na ganon. Kapag ka naman nag-start ka na sa, ano, sa trabaho mo sa Upwork, dun mo naman malalaman kung ano yung mga kailangan mo. Na mag-upgrade ka na lang kapag sumasahod ka na. Okay? So, next naman na kailangan mo ay, syempre, Wi-Fi or internet connection. Dito yung kailangan mo lang, syempre, yung stable na internet connection para hindi na makapag tinatawagan ka ng client, bigla ka na lang nawawala. So, yung load pa load, baka hindi po pwede. Pero siguro, depende pa rin sa trabaho na makukuha mo. So, yun. Mas maganda kung naka-line para sure. Okay? So, next ay table and chair. Okay? So, dito sa kapag nag-work at home ka, pwede ka naman mag-work sa bedroom, sa kitchen, sa living room. Pero, kapag nag-start ka pa lang, kailangan mo muna siguro maglagay ng lamesa mo, ng chair mo. Syempre, pag i-interviewin ka ng client mo, dapat nasa komportable kang posisyon. Tsaka, pag nag-start ka mag-work, syempre, hindi mo pa naman yung kabisado. Kaya, hindi ka pwede kung saan-saan kasi may store mo kanila. So, tsaka, kung walang sandalan, yung upuan mo, mga ngali ka, kapag trabaho ka ng 8 hours, kaya kailangan, syempre, yung, hindi naman kailangan na yung pang-opisina kagad ng mga upuan. Pwede ka mang kumuha ng mga upuan dyan sa bahay ninyo na may sandalan and then yung sakto lang na may na lamesa. Okay? Tapos, next ay workstation. Ayun nga. So, kailangan ng mag-designate ka ng lugar kung saan ka mag-work. Kasi nga, pag nag-work from home ka, masyado kang ano, madidistract ng paligid mo. Kaya kailangan maglagay ka ng isang lugar, pwedeng sa isang sulok ng bahay ninyo. Ako, nasa bedroom ako eh, na, isang sulok ng bedroom, doon ako naglagay. Kasi nag-set up ka sa may kusina ninyo, sa dining table ninyo, tapos may kakain, aalis ka, ganyan. O kaya naman kapag nasa living room ka, may nanood ng TV, di madidistract ka. So, kahit ganyan kaliit na lugar na makapagtrabaho ka maigit, importante pa rin yan. Isa pa pala pag nadidistract ka habang nagsistart ka pa lang sa Upwork, baka mawalan ka na kagad ng gana. Kaya maganda, iset mo yung mood
ng lugar ng workstation mo para ganahan ka, ma-motivate ka. Kasi ako pag kunwari, nagsusulat kasi ako dati ng mga articles, tapos bigla akong tinawag, yung flow ng thought ko nawawala. Kaya nakakabwisit. Ang hirap bumalik dun sa iniisip mo pagkatapos. Kaya nawawala ka, nadidistract ka. Kaya maganda yung nakaset na yung mood mo sa pagtatrabaho mo. Okay. Pwede ka rin naman sa kunwari meron kayong breakfast table, ganyan. Tapos sa may garden ninyo, tahimik, walang tao, basta tahimik. Yan. Tahimik na lugar sa inyong bahay o sa garden ninyo. Pwede kayo doon kahit saan. Basta magiging productive kayo. So, next natin, itong mga susunod optional. So yung itong susunod na mga kailangan natin ay depende rin, optional. Pwedeng wala to, pwede rin kailangan to, kagaya nitong headset. Ito kasi kung ang ina-applyan mo ay customer support, ganyan, kailangan mong mag-call sa mga clients, sa mga customer na clients mo, ganyan, required to. So, depende sa'yo kung yun ang target mong applyan. So, minsan naman, kapag nag-i-interview yung mga client, kahit na hindi customer support yung ina-applyan mo, gusto nilang tawagan ka. So, kailangan, meron ka rin yan. Pero, kahit hindi naman headset talaga, pwede namang earphone. Ganon. I'm sure naman meron ka rin earphone. So, yan, ilagay mo na yan sa table mo, ihanda mo na yan. And then, another thing na optional naman ay cellphone. Kung social media manager yung ina-applyan mong ganyan, at kailangan mo mag-post sa Instagram ng mga product ng client mo or services, kasi hindi ka pwede mag-post sa desktop eh. Kaya, kailangan mo ng cellphone. Tapos, may mga client din na gusto nilang natatawagan kanila. So, pero lahat naman tayo may cellphone, so wala na yung problema sa'yo. Okay, so, sa ngayon, yan lang muna yung mga basic na kailangan mo. Siyempre, wala pa naman akong minimension na specific na trabaho. So, pang-general pa lang naman natin ngayon. In general, yan pa lang yung mga tools na kailangan mo para makapag-start ka sa Upwork. So, ang advice ko lang para sa akin, huwag ka masyadong gumastos agad. Kasi, hindi mo pa naman, lalo na kung hindi mo pa naman alam talaga kung ano yung mga kailangan mo. Kasi darating ka rin dyan. Kapag nag-start ka na mag-work, malalaman mo na, ay, kailangan mo pala ng mga mataas na storage, ganyan. So, dapat mag-upgrade ka na, sumasahod ka naman na, di okay lang, kaysa naman yung gumastos ka na, tapos hindi naman pala yun yung mga kailangan mo. And then, depende rin pala sa lifestyle mo, ganyan. Kung mahilig rin mag-travel. So, yun din pala yung mga i-consider mo, no? Yung lifestyle mo, kung nanay ka or kung mahilig ka mag-travel, ganyan. So, depende rin kung anong mga gamit na bibilhin mo. Siyempre, hindi ka pwedeng desktop ang bibilhin mo tapos mahilig ka mag-travel. Kasi nga, ito ang working from home. Hindi naman ito specific na sa home ka. Kumbaga, meron kang freedom na pagtrabaho kahit saan. Basta may internet lang at dala-dala mo yung mga laptop mo. So, kagaya sa akin, mahilig din akong maglakwatsa. So, kailangan ko ng laptop ng dinadala ko. Kaya lang mabigat siya. Kaso naman, pwede ko rin sanang gawin yung work ko sa phone. Kaya lang, yung tracker kasi ni Upwork, gumagana siya sa Windows na sa Windows siya. So, pag mga Android, hindi ko siya madadownload. So, meron akong binili sa Lazada na tablet na laptop. So, yun, maliit lang siya magaan para matrack ko lang yung mga ginagawa ko. Kasi kapag, sa hourly rate kasi sa Upwork, doon ka sasahuran sa oras na track sa pagtatrabaho mo. Okay, so, ilagay ko rin sa description box yung mga nabili ko. So, kung sakaling ganun din yung lifestyle mo, edi mapapakinabangan mo to. So, yun lang ngayon, para sa ngayon. Para mag-sync in sa inyo muna, hindi natin sasabay-sabayin lahat ng mga information. So, kung mayroon pa kayong gustong itanong sa akin, gagawin ko na lang ng video sa susunod. Okay? Thank you and good luck po.